Good morning sa ating lahat. Pinagpala po ba tayo ng Panginoon? Okay, ako'y nagpapasalamat sapagkat tayo lahat ay nagrito. Maganda yung ating mga katawan. Ano po? Okay, so tayo ay magpapatuloy sa ating gawain para sa ating Panginoon. Masarap bang umawit? Okay, so talagang masarap umawit sa ating Panginoon. Ngayon ay patuloy tayo na pag-aralan yung ating pagpapasalamat. So, pag-usapan natin ngayon, huwag magsasawa magpasalamat sa Diyos sa lahat ng bagay. Ano po? Huwag kayong magsasawa sapagkat hindi nagsasawa yung ating Panginoon. Na kung paano yung alon sa dagat na hindi napapagalo, sana tayo din. Ano? Kahit napapagod tayo, huwag natin kalimutan magpasalamat. Isipin nyo na lang yung bawat umaga na binibigay sa atin ng Panginoon. Di ba? So sa bawat pagkagising, isang bagay dapat ipagpasalamat natin yun sa ating Panginoon. Okay? So do not give tired of thanking God for everything. So isang magandang bagay po yun. Maging maayo yung pag-uugali natin na tayo ay lang na magpasalamat. Okay ho? Okay? And then keep in our hearts to always be thankful for what God has done for us. Pag sinabi pong mga ginawa niya, whether good or bad. So, again, nang layo ang dapat ang natin gawin ay magpasalamat sa Panginoon. Sapagkat sa kabuuan niya, yung kahulihan po niya, paparakalan pa rin natin ang Panginoon. Okay? Whether good or bad, yung nararanasan natin, lagi magpasalamat. Okay? Dahil may ginagawa ang Diyos sa atin sa ikabubuti, ikakaayos ng ating buhay. Amen po? Okay. So, ang lahat ay aking pong inaanyayahan na tumayo. Buksan po yung ating mga Biblia sa Philippians chapter 4, 11 to 13. Philippos. So sa lahat ng mga sumusubaybay, kami po ay nagpapaabot ng pagpapasalamat sa inyo na para patuloy kayong sumusubaybay sa gawain namin. God bless po sa ating lahat. Okay? Tayo po lahat ay tumayo at pakibukas po ng inyong Biblia sa aklat ng Philippos chapter 4, 11 to 13. We will read all together ng text natin. So, basahin mo natin. When Paul, na he was in, siya po ay nasa bilangguan ng panahong ito. Okay? So, tayo pong lahat ay magbasa. So, 11 to 13. May vision yung aking nakuha. 4, 11 to 13. Narinig na po kayo? Okay, tayo po mong basa. 11. I am not telling you this because I need anything. I have learned to be satisfied with the things I have and with everything that happens. I know how to live when I am poor and I know how to live when I have plenty. I have learned that how to live with I have learned the secret of being happy at any time in everything that happens. When I have enough to eat and when I go hungry. When I have more than I need and when I do not have enough. I can do all things through Christ because He gives me strength. Let us pray. Panginoon, kami po'y naririto, Panginoon God, sa inyo at nagpapasalamat sa lahat ng bagay. Lahat ang nangyayari sa buhay namin ay pinagpapasalamat namin, Panginoon. Masakit o sa masaya, nagpapasalamat kami, O Diyos. Gaya ng aming mga awitin, doon kami mapapagod magpasalamat sa inyo. Lord God, in every breath that has breath, praise the Lord. Lord God, naririto kami. Ayun yung magagawa namin habang kami ng buhay. Like Paul, in his ministry, na kung paano niya naranasan at iba't mga sari-saring mga bagay, Panginoon. Hardship, Panginoon. But, siya'y patuloy na nagpapasalamat at naglilingkod sa inyo. Sapagkat ang lakas na mayroon kami ngayon, taglay na mayroon kami ngayon, ito ay nagagaling sa inyo. Hindi ito galing sa amin, Panginoon. Sapagkat pag binawi niyo ito, wala naman kami magagawa. Lahat ng bagay ay mawala ng peace sa Panginoon. We thank you, Lord, for everything
na ginawa niya sa buhay namin. Salamat po. Pinupuri namin ang dakilang pangalan sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Kaya tayo po lahat ay makakapunan. So again, sabi natin, do not give the heart of thanking God for everything. So huwag tayong magsasawa, magpasalamat sa Panginoon. So keep in our hearts to always be thankful for what God has done for us. Amen? Sa panahon po ito na binasa po natin, si Paul ay nasa bilangguan. Okay? So nasa bilangguan ito si Paul, siya ay nag-aalala sa mga taga-Pilipos sapagkat mayroong mga nagtuturo o maling aral na siya nababalitaan. So, again, na pag-usapan natin about ministry. What is your ministry sa Panginoon? Pwede niyo bang i-realize sa buhay ninyo, ano ba yung ating ministry? Ano ba yung ginagawa ko? Ano yung dinatanding ako sa simbahan? Ano ba yung specific ministry na mayroon ka sa simbahan? Diba? Ano yung specific ministry? Your task, your duties, your assignment here in the church. Napatuloy mo pa rin siya ginagawa na yan na hindi ka nagsasawa. Ginagawa mo yun dahil hindi ka na napapagod na magpasalamat sa Panginoon. Ito yung po dapat na malagay sa isipan ng ating lahat. Ano yung pinasimulan na ngayon ba yung tinutuloy mo o huminto ka na? Di po ba? Kung totoo si Paul, pwede sabihin niya, hihinto ako o samantalahin ko yung pagkakataon sapagkat ako ay nasa kulungan, so mag-start ako sa ministry. Pero kung makikita niyo po ito, mga kapatid na ating binabasa, he never stopped. Tama po, he never stopped. He never give up doon sa lahat ng kanyang assignment. Pinanatili niya yun, even na siya ay naroon sa bilangguan, ay napakahirap gawin yung ministry. But again, nakakagawa po siya ng paraan kung paano nang gagawin yung kanyang ministry. Nag-usap kami ni Sister Mita, sabi ko, alam mo, yung tao, pilitin mo man ang pilitin pag ayaw niya, wala kang magagawa. Pero ang isang tao na gusto, at kahit pagbawalan mo, pupunta at pupunta yun sa simbahan. Kasi gusto niya eh. Di po ba? Kahit hindi mo paalalahanan, kahit hindi mo magsabihan, ang isang taong gusto gawin yung ganun, gusto niya gawin para sa Panginoon, kahit sabi, huwag kang pumunta, wala kang magagawa sapagkat nasa puso niya ang pumunta sa simbahan o sa Panginoon. Tama mo ba? Wala kang magagawa nun kasi gusto niya eh. Alam mo rin yung napakaganda kay Paul na hindi siya yung tipong nananawa sa gawain ng Panginoon. Nananawa ang pasalamatan ng Panginoon sapagkat alam niya na naranasan niya yung biyaya ng Diyos sa buhay niya. Yung pinasa natin kanina is learn kung paano po tayo maging kontento. Dito sa simbahan, hindi paramihan ng kung anong mayroon tayo kundi kung paano ka makontento. Diba? Hanapin ninyo yung sikreto kung paano kayo maging masaya. Huwag yung hanapin dito kung paano mapupunok yung wallet natin. Yun na lang. Ang binanggit po ni Paul. We are here now in the church. Ay hanapin natin yung kakontentuhan natin sa buhay. We're looking na. Tama po? Ang inahanap po natin dito walang iba kundi si Jesus. Kaya sabi ko sa inyo, ano yung specific ministry ninyo sa simbahan pag kayo itinanong? Tama po? Kaya ito na ating binabanggit ito ay napakahalagang bagay. Okay? Sabi nito,
Di po, sa talata na ito, uy, hindi pa nakalagay? Wala? Okay, sabi niya ni Paul na sa Philippians chapter 4 and 7, sabi niya, do not be anxious about anything. Diba? Huwag kayong mag-alala, huwag kayong mababalisa sa anumang bagay. Kundi, ang gawin ninyo ay kayo magpasalamat. Tingnan niyo po, yung Philippians 4, 6, and 7. Diba? So, isang magandang bagay sa buhay natin na tayo ay natutong magpasalamat, at ano man yung mga kabalisahan natin, ibigay mo sa Panginoon. But again, continue ka pa rin sa ministry mo. Pero marami na yung nagsasawa sa ministry. Sometimes, neutral na lang. Hindi na ginagawa yung kanyang ministry. So, paano mo ngayon pasasalamatan ang Panginoon sa ginagawa sa buhay mo? Ginagawa sa buhay mo? Di ba? So, as a part of a Christian life, part sa bahagi ka ng simbahan, what is your specific ministry na ginagawa mo pa ngayon? O yung ayaw mo na gawin? Di ba? Kaya sabi dito ni Paul, Paul endured a lot in his ministry. We will talk about ministry. Di ba? Then persecution, shipwreck, betrayal, all this time he learned the secret of happiness. He is not content only when he has what he needs. He learned to be satisfied even when he was hungry and very needy. Di ba? Natutunan ba natin na maging masaya lang tayo kung ano ang meron tayo? Nagiging masaya ka ba kapag mayroong pagsubok sa buhay mo? O nagiging masaya na lang kung ikaw ay inaw? Dito ay naaral ni Paul kung paano maging masaya kung wala siya at kung mayroon siya. Naranasan niya ang makutom, naranasan niya rin ang magsalana. Di ba? Sa aming buhay at pag-isyayo ay matuto tayong masihan. Matuto tayong magpasalamat kung ano yung naririyan. Kaya laging tinuto ko dito sa simbahan, kung ano yung nasa pagkainan ninyo, ipagpasalamat ninyo sa Diyos. Huwag niyong papuntakin yung luha niyo dahil yan yan yung pagkain niyo. Ipagpasalamat niyo dahil yung pagkain kayo. Ipagpasalamat niyo kung bakit kayo ngayon mayroong kasuotang maganda. Kaysa sa iba na wala, pero nagpapasalamat pa sa Panginoon. Di ba? O yung mga taong natutulog sa gilid, ay dapat tayo lang nagpapasalamat, thankful tayo sapagkat mayroon kang natutulog ng maganda, pero hindi ka makatulog ng maayos. Pero yung mga nasa kalsada, makita po tayo lang umahagot pa tulog. Di po ba? So, thankful tayo sa mga nangyayari sa buhay natin. Kaya sabi ni Paul, napakaraming tiniis ni Paul sa kanyang ministeryo, pag-uusin, pagkawasak ng barko, pagkatangulo. Pag naranasan po yung ministry, ito yung totoong ministry sa buhay natin. Pag naranasan niyo po yung ministry na tinutukoy ko po, tulad ni Paul, tulad namin, doon nyo lang mapapaliwanag kung gaano kahirap pala sa ministry. Ganun pala ang isang leader, ganun pala ang isang pastor. Madali lang kasi magbuka ng bibig para matikusin ang bawat mga leader o pastor. Madaling pintasan ang lahat ng pastor. Pwede niyong pintasan kahit ano. Pero hindi niyo alam kung ano ang tinitiis niya sa ministry. Kaya huwag tayo basta-basta magpakawala ng salita na hindi natin naranasan. Naintindihan? Kaya nagtatanong ako ho sa inyo, what is your specific ministry? Pero kung hindi mo yan ginagawa, ito mo talaga yung mararanasan. Kaya huwag tayo yung basta-basta magsalita na lamang sa lingkod ng Panginoon, magpaparanak sa lingkod ng Panginoon na kung ano-ano yung mga salita na hindi mo nalalaman ang iyong sinasabi. Sapagkat sa ngayon, napakadali na lang magpakawala ng salita labang sa kapwa. Hindi lang sa kapastor eh. Di po ba? O, dito si Paul, makita ninyo yung kanyang pag-uusik, yung pagkakanulo, kasi na ministry, nasa ministry ng Panginoon. Hindi nyo maranasan yung pagkanulo at pag-uusik pag wala kayo sa ministry. Diba?
Mararanasan niyo lang ho yan pag kayo ay nasa ministry. Kung ginagawa niyo yung specific assignment natin, ninyo, mararanasan niyo kung may umuusap ba sa inyo, may humahadlang ba sa inyo, kasi nagmi-ministry ka sa Panginoon. Pero hangga, hindi ka nag-involve doon sa ministry, paano yung mararanasan? Tulad ni Paul. Kasi sabi dito, sa buong panahon ito, nalaman niya ang sekreto ng kasiyahan. Alam niyo ba yung secret of happiness? Secret of joy? Tandaan, ang secret po mga kapatid, hanapin natin. Alam niyo kung nasaan? Nasa Diyos. Diba? Kung ikaw ay pumunta dito at inaharap mo ang Diyos, mamaya pag-uwi mo, magkakaroon ka ng masayang puso. Pero pag iba, yung iyong pagpunta dito, hindi ka magiging masaya sa paglabas mo dito. Hindi mo nakuha yung secret happiness. Secret joy, secret gladness, hindi mo siya nakuha. And then, sabi dito, hindi lang siya kontento kapag mayroon siya ng kailangan niya. Nagluto siyang mabusog, kaya niya siya'y gutom at lubhang nangangailangan. Natutunan po ba kayong sumaing sa kaldero na walang bigas? Natutunan din ba kayong kumain? Pinanalangin ninyo yung kaldero, miluto niyo walang bigas, at din ang inyong hinain sa hapag kumain kayo ng ganyan din, na wala rin kanin. Natutunan niyo na ba kung pasalamat na gano'n? Tara na anak, kain na tayo. Saan ka napapauo, nakapagsahin na lang. Tara na anak, kain na tayo. Unin mo na yung mga plato natin. And then, kukutsarain sa hangin. Di ba? Karanasan niyo na ba yun? Di ba? Useful. Ipinapaalam niya lang yung ministry niya sa atin. Na nakapapasalamat pa rin po siya. Naranasan niya yung magutom. Naranasan niya na siya ay maging abundant. Nararanasan niya na maging masaya kung ano ang mayroon siya. Ikaw kapatid, masaya ka ba ngayon sa kalagayan niyo? Hindi mo naman kami sasakay. Kasi trapo nga eh. Kaya pumunta kami dito sa may unahan sa may Mercury. O di na pa libre sa sakay namin. O eh, kung doon kami, nako, tagal pa doon. Ganon. So, ubilis kami. Pagdating ko, bilis ng lakad ko, inunahan ko na stream nila. Kasi si Mark Naomi naman yung ihatid ko. Kasi ang una kong inahatid si Mark, eh, ang pangasusunod ay si Naomi. Naomi, sabi ko, pagbilis-bilis ka na, iba yung ating tatakbuhin ngayon, wala tayong sakay ngayon. Maglalakad na. Ako masaya doon sa pagkasabi ko, dito may experience ng anak ko kung paano naglalakad yung mga nasa bundok na estudyante. Ito si Dave. Sabi ko, pagbilis-bilis ka na. Lalakad tayo mula dito sa Prasya hanggang Pasino. Oh, di ba? So, ang bilis namin ni Nomi, sabi ko, sige, magalak tayo. Kinuha lang namin ni Nomi ng 15 minutes. Misa nagpapantay sa akin eh. Oh. Ako kasi mahilig ako maglakad. Mahilig ako maglakad. Kaya, sabi ko, eh, at least naranasan nila, ikahit dito pa lang, maglakad. Papunta ng school. Di ba? Huwag kayong maawa sa anak niyo kung nakakaranas ng mga ganong bagay. Huwag niyo sabihin, hindi ko tayo maranas sa aking anak kasi naranas. Mali yun. Maling pananaw yun. Naintindihan po ninyo? Mali yun. Dapat maranasan nila yun. Kasi minsan sasabi tayo, ay mo maranasan yung anak ko ng ganito. Kasi naranasan ko na yan eh. Ay hindi maganda yung ganyan. Bigyan yung pagkakataon, maranasan din nila. O, di ba? So, para malaman nila yung buhay. O, tama o? So, iyon isang magandang bagay sa mga nangyayari sa atin. Papasalamat kahit anong sitwasyon. Okay? So, okay. So, tuloy na tayo dito. So, how can we thank God? Never give tayo. Paano tayo magkapasalamat sa Diyos na hindi napapago? Okay. So, tingnan natin. Ano ang dapat natin ginagawa? Lagi yung titingnan ng Panginoon, hindi tayo niya pababayaan at hindi niya tayo iiwan. Yan yung una. Iyon yung nasa isip ni Paul. Sapagkat may ministry siya, alam niya kung may makain man siya o wala, alam niya nasa ministry siya. At alam niya na hindi siya iiwan ng Diyos, ni pababayaan.
Dapat alam din ang mga naglilingkod sa Panginoong Daging sa simbahan, lahat ng membro, na kung nakakalala ni Paul, matuto, pagkasyahin ninyo kung ano ang mayroon kayo. Yun ay pagpasalamat ninyo sapagkat mayroon kayong pinagkakasya, ang iba wala, pinagkakasya. Tama ho? Isang magandang bagay po iyan. Sabi niya dito, let's learn to thank God because He never leaves us or forsake us. He never abandon us. He never neglect us. Di ba? Hindi niya tayo iwan. Ang ito ay naghahanap po ng hari yung bayang Israel. For His great name's sake, because it has pleased the Lord to make you a people for Himself. Amen, no? Ang Panginoon ay ganun. Di ba? Hindi siya marunong magpabaya sa kanyang mga lingkod, sa kanyang mga anak o mananampalataya. Okay? Noong panahon po ito noon. So, si Paul, inyong mapapansin na anon sa kanyang isipan na gagawin ko yung lahat, magutom ako, may makain o wala, may pamasahe o may pamasahe o walang pamasahe, kontento na ako. Masaya na ako. Di ba? May mga tao na hindi masaya eh. Mayroon na pero hindi pa masaya. Malungkot pa. Mayroon ang tinanggap, hindi pa masaya, hindi pa kontento. Hindi pa rin magpasalamat sa Panginoon. Pag-aralan nyo kung paano maging kontento, hanapin nyo yung sikreto kung saan tayo sasaya. Ang tao, walang kakontentuhan. Laging kulang. Sabi nga ng iba, wala lang nagsusubra. Sa totoo lang, mga kapatid, pinagkukulaanan mo ang pagiging Kristiyano kung lagi ka nagsasabi ng ganyan. Pinagkukulaanan mo ang Panginoon na nagbibigay sa iyo. Kung lagi ka nagsasabi, kulang, wala, ikaw mismo yung nagpapatotoo na walang ginagawa sa iyo, Diyos. Which is maliw yun. Dapat na nagpapasalamat ka eh. Kaya kay Minister Bill, sabi ko, huwag ka magsasabi na sabihin, walang pera. Pag may piso, pera yan, pasalamatan mo ang Panginoon. Di ba? Kailan ba hindi naging pera yung piso? Kailan ba na hindi naging pera yung 25? Tingnan niyo po yung mga coins dyan na maliliit. Wala nang pakialam yung mga tao, pero tingnan niyo po yung kinukuha namin, ang dami dyan. Porke may butas, bigay mo sa bata. Ay, ayaw ko niya. Bensin ko dyan mga maliliit, ayaw ng pulutin. Samantala ako dyan, nag-uwalis mo naman ako nakita, pinupulot ko. Dyan, may nilalagay ako sa maliliit eh. Alam niyo ba, pira yan, biyaya yan. Dahil yun yung size yung pagmarami na. Kinoon tinatanggap naman nila yun eh. O, di ba si Termita? O, di ba? Tapos sabihin natin, pinabayaan tayo ng Panginoon. So, ilang beses na nung pinapalit yung extremita, maliliit. May hanap kayo kapatid. Yung nga sinusok isa inyo dyan sa ACO kung sa mga departments to. Pahalagaan natin yung isang maliliit na bagay. Pupuro yan sa inyo, maging kontento tayo. Alam nyo, ang saya-saya. Di ba? Ang tao sa amin, yung mga singkong duling. Sa amin, hindi singkong duling yun, biyaya nyo yun hindi sa amin. Alam nyo, pag pinapalit nyo doon, natutuwa pa yung kahirap. Oh. Maski ako natutuwa rin eh. Kung isipin nyo, magdadala kay Gilip, minsan kasi tayo, ma-pride eh, ma-humbug. Kasi baka magdala tayo sa Gilip, baka hirap tayo, magdala. Nako! Tanggalin ninyo yun. Hindi yan yung ugali ng isang Kristiyano. Porke ba, mayroon ka mga butas-butas na mga maliliit, ay wala ka na? Hindi yan. Pinahalagahan mo lang yung biyaya kahit maliit siya sapagkat yan pinagpagalan mo, pinagpagurat mo na dapat mo i-glorify ang Panginoon sa mga bagay na yan. Diba? Ang dami natin hindi nagagawa. Lagi lang tayo nakatingin doon sa malaki, sa maliit, hindi natin nakikita. Ayan, dami namin korea. Gusto nyo maningin? Ang dami. Pulutin niyo kahit yung maliliit. Pag madami yan, pag kulang kayo, dalhin niyo doon. O, kalimbawa, may kulang kayo 10 piso. Dalhin yung maliliit yung
Bigay ang tawag sa amin nun eh. Pag sinabing bigay, wala na lang na pero sa akin mahal niya. Di ba? Kasi FBG ko, wala kang mabibili. Tama, wala na, Brad Ryan. Wala na. Pero opinion mo, pag ang FBG ko niyan, makarating po pa ng sampo, may kwita na o wala? O, di ba? May kwita na. O, kaya pag inipot niya, ayos na ayos niya. Okay? O, kaya ang Panginoon, hindi kanya po babayaan. Gamitin lang natin sa tama yung lahat tulad niyo. Okay? Ano ba yung sinabi sa Matthew 6:25? Tingnan nyo, and it's 26. Tingnan nyo. Sabi niya, so I tell you, don't worry about the food or drink you need to give, or about the clothes you have made for your body. Life is more than food. Okay? And the body is more than clothes. Tingnan nyo yung 26. Tingnan nyo yung mga ibon na hindi nagpapagalit pero pinapakanan ko. Nakita nyo po yung gawa ni Paul? Ito mga si Paul, mapapansin po ninyo. Kaya sabi niya, natuto ako makuntinto. Di ba? Natuto ako magpasalamat. Hindi ako magsasawa magpasalamat sa Panginoon. Sa may makain o sa walangan, natutunan ko na yan natin. Kung walang pagkain, kung walang makain, ano ang dapat mong gawin? Di ba? Ako, nung panahon, pag wala talaga akong pagkain na makain, eh, di ba napakilala na ako sa inyo dito na ako ay isang broken family. Kung wala akong makain nun, alam po kung ano, alam po ninyo yung takbuhan ko, kung wala talaga akong makain, pagkain, pumupunta ako ng gripo, tubig. Di ba? So, lagi lang isang tubig. Alam yung tubig, basarap sa katawan. Di ba? Isa niya na magpapalakas para sa iyo. Sigurado, sa panahon ng siya ng ministry, kung wala talaga siyang makain, tubig ang kanyang iinumin. Para malagyan yung kanyang sikmura at muli siya papalakas. Okay? Tingnan niyo po mga kapatid yung sinabi ni Jesus. Di ba? So I tell you, don't worry about the food or drink you need to eat. Di ba? Kung hindi, alam na natin tulad ni Paul, doon sa binasa niya, naging inap ang lahat eh. Naging contento ka. Or about the clothes you need for your body. Life is more than food. Okay? And the body is more than clothes. Kung yung mga hayop na ginawa niya at pinapakain niya, tayo pa kaya niya pinapakain ng Panginoon. Yan ang yung prueba na dapat tayong pasalamat sa Panginoon sapagkat ang Diyos ay hindi marunong magpabaya at hindi po siya nag-aabandon ng tao. Amen? Pangalawa. Pangalawa mga kapatid, sabi niya ay matutok tayong magpasalamat sa Diyos sa lahat ng pangyayari sa ating buhay dahil yun ang gusto niya. Oh, no question na po yun. Yun na talaga yun. And every event of our life. Tama ho? So, lagi tandaan ninyo mga kapatid ko na ano ba yung kalagayan natin lahat, sabi niya, let us learn to thank God for all the events in our lives because that's what He wants. Matuto tayo magpasalamat sa Diyos sa lahat ng pangyayari sa ating buhay dahil yun ang gusto niya. Alam niyo yung bawat ang nangyayari, every event. Mahirap talaga. Kaya, dahil ba dyan sa mga nangyayari sa atin, ay hihingi ko tayo magpasalamat sa Panginoon. Tingnan niyo, mayroon akong ikwento sa inyo dito mga kapatid. Isang magandang istorya ito sa Book of Jonah. Punta po yung Book of Jonah, chapter 4, verses, and the following verses. Sabi niya, the Lord made a plan, grew quickly up over Jonah. Mabilis po siyang tumubo. Okay? And one day, ano siya nalang lumaki? Kasi ang patubog po sa kanya ay ang Panginoon. Okay? Which give him shape and help him to be more comfortable. Jonah was very pleased to have the plan. Sino ba yung gumawa? Sino gumawa? Ang Diyos. Pinalangin niya sa buong pagkapo. Sa buong
araw. Ulitin ko, mga kapatid, pagpasalamat tayo sa bawat nangyayari sa buhay ng every event of your life. Wala kang dapat ikagagalit, wala kang dapat ikanulungkot, sapagkat lahat ng mga nangyayari ay nagagaling sa Diyos. Ang ilim na ito, nagbigay ng ilim ito kay Jonah within the whole days. Pinaranas ng Panginoon yung grace niya kay Jonah. Okay? And then another day, anong nangyari? Anong nangyari po dito sa plan? Doon sa another day, nagpadala ang Diyos na anong pinadala? Anong pinadala ng Panginoon? Uod para sirain ang halaman. Kung kayo si Jonah, ano kaya ang pakiramdam? Andun ka sa maaraw na lugar na talagang sobra ang init. Tapos, ang Panginoon ang pahayag mo ng isang araw, buong araw lamang, ikaw ay natuwa, masaya ka sa pagkat gumawa ang Panginoon ng ganun. Pero kinabukasan, sinira ng uod na pinadala ng Panginoon sa palagi niyo ano mangyayari? Mainit. Yes, mainit. Ano yung magiging kondisyon ng ating pag-uugali nito? Alam nyo, itong talata na ito ay pinaalalahan ng kakapatid ng Diyos at ako. Ang Panginoon yung nabibigay para sa ikasisila natin. Pero ang Diyos din ang babawin ito at tatanggalin sa iyo. Nasihan ka, pero nung tinanggal, ikaw ay nagalit. Maraming mga taong dito ngayon. Maging aware tayo sa bawat event ng buhay natin. Masaya siya noon. Lord, thank you. Sapagkat sobrang init, may lilim ako, nakatulog ako, mahigit na ganito. Nung tinanggal ng Panginoon, nabalitan na yung pangyayari. Ano na po? Nagalit na po si Jonas at ang sabi niya, gusto na ko na? Ano sinabi? Kung nagpuntayo ko yung aking sinasabi sa inyo, ano sinabi? Gusto na ko na mamatay. Di ba? Sabi ng Panginoon, Jonas, saan ba yung kinagagalit mo? Sino ba yung pag-ubun ito? Kaya ko. Sino yung pumatay siya? Alam niyo kung ano yung pinare-realize dito ng Panginoon kay Jonah? Jonah, kung kanya yung nararamdaman mo, ay ako ba kaya? Sabi niya ng Panginoon. Kung ako ay nagmamalasakit, kung ikaw ay nagmamalasakit sa puno na yan na nawala sa iyo, ako din ay nagmamalasakit sa mga tao ng mga sanan ni baby. Sabi ng Panginoon. Di ba? So, ibig sabihin, ang Panginoon ay mayroong gustong iparamdam sa atin in every event of our life. Na dapat mong pinagpapasalamat sa Panginoon. Na dapat mong ikagagalit, dapat palitan mo ng pagpapasalamat sa Diyos. Sapagkat pinaranas sa iyo ng Panginoon, yung biyaya niya, ang nangyari lang, ay kinaumagahan, ay pinasira sa uod. At dito mo magkita kung sino kang tao, o sino yung personalidad, ang ating mga ugali kung sino tayo. Marunong lang tayo magpasalamat pag ikaw ay nasisiyahan. Pag ikaw ay nabibigyan. Pero pag yun ay nawawala sa'yo, ikaw ay nanulungkot, nagagalit sapagkat wala ka. Yan yung totoong nangyayari sa buhay ng tao. Di mo ba? Kaya sabi ni Paul, ako ay natutunan mo makontento eh. Natuto ako magpasalamat sa Panginoon sa may lumating o sa mawala. O may mawala man sa akin na mayroon ako ngayon at nawala yun, napasalamat ako sa Panginoon. May lumating naman ang Biblia dito, ay napapasalamat ako sa Panginoon. Alam niyo ba kung sino yung nagbibigay sa atin ng magandang katawan? Alam niyo ba kung sino nagbibigay sa iyo ng hininga? Alam niyo ba kung sino yung nagbibigay ng pagkain sa iyo? Alam niyo ba kung sino nagbibigay sa inyo ng tubig? Alam niyo ba kung sino nagpapasikat ng araw?
Alam niyo ba kung sino rin ang papalubog ng araw? Lahat po niya na binagintong po mga kapatid, nanggagaling lahat po yan sa ating Panginoon. Wala kong karapatan magalit sa Kanya kung mabihin man niya yon o hindi. Tama ho? Dahil satisfied is doon na masaya-masaya, kontento-kontento sapagkat pinaya mo kasi mainit, pero nang sinira ng Panginoon, doon niyang nalaman na mayroon palang ugaling hindi maganda pa si Yuna sa kanyang puso. Di ba? Huwag kayong malulungkot kung mayroon mang nawawala sa inyo, sapagkat lahat ng yan ay mayroon po kinalaman ng Panginoon. Every event of your life, again, maging kapagpasalamat ka sa ating Panginoon, mga kapatid. Ano man situation ng buhay natin. Amen? Okay, pangatlo. Sabi niya sa pangatlo, let's learn to be content with what you have so we can thank God. Matutunan tayong makontento sa kung anong meron kayo tayo para magpasalamat tayo sa Diyos. Tama po? Minsan, pag may dumating sa atin, ito lang. Kulang. Sino dito sa inyo yung may asawa pag-uwi ng bahay, ibinigay ng asawa yung pera, tapos nakatagimik pa rin? Yung asawa. Sana naman mapasalamatan nyo na muna asawa nyo kung may dinala sa bahay nyo. Hindi yung kunot-noo pa rin kayo. Ano ba yan? Bakit kulang? Sana naman yung ganyan? Kung pangangailangan din naman yung asawa nyo, may binibili din siya sa kanyang sarili. At huwag nyo na yung paglulugahan. Baka mamaya, yung binili niya is yung ulo niyo pa. Alam niyo yung ulor? Alam niyo yung ulor? Sa amin sabi ko, ulor, pabango. Baka may pabango pala na binili sa'yo, tapos nauna na yung paggalit mo sa hindi ka na napagpasalamat. Marami nang nalito, hindi sana misis na ganito eh. Anong brand sa to? Pag may inaabot ka ba kayo, sister, ano, napapasalamat siya? Nakangiti lang. Nakangiti lang. Pag nakangiti lang yung asawa, kahit hindi na magbukas ng bibig yan, magpasalamat na yan, ang brand na yan. Alam niyo, ang ganda kayo pag nagpapasalamat kasi sa bagay. Subukan niyo yung isang magpasalamat. Huwag isang palagi yung pasalamatan asawa niyo magsisipag niya sa pagtrabaho. Pero huwag niyong pasalamatan pag ito bahala yung magbigat yung loob. Kahit pag huwag magbigat yung loob, hindi mo na magpasalamat yung misis ko. Pero kayo mga mga lago, huwag na kayo maghanap ng iba para may magpasalamat sa iyo. Ano? Huwag naman. Kundi, sikapin niyo mga babae magpasalamat. Ano? Okay. So sabi niya, let's learn to be content with what you have so we can thank God. Okay. Matuto tayo magpasalamat at makontent. Ito mga kapatid. Sa larangan, na kristyanong pamilya, ito. Sabi ni Paul, doon kay Timoteo, chapter 6 hanggang 7. Basahin natin. Sabi nito, sa pinabanggit, sapagkat tayo naman ay mga kristyano eh, pwede pong pag-ibuksan yung talaga sa 1 Timoteo, chapter 6 to 7. Ang sabi niya, serving God does make us very rich. If we are satisfied with what we have. Ang totoo talaga mga kapatid, ang paglilingkod sa Panginoon ay nagpapayaman. Kung ikaw ay nasisihan kung ano yung mayroon. Tama po? Oh, and then sabi dito, we brought nothing into the world so we can take nothing out. Ibig ko ba? So, sa panahon po, yung sinulat po itong aklat na ito, sinabihan niya po dito kay Timoteo. Totoo, pag ikaw ay naglilingkod sa Panginoon, ay talagang nagpapayaman yun eh. Nagpapayaman yun kung talaga ikaw ay nasisiyahan kung ano ang mayroon ka. Tayo ay narito, nawalan ka lang, at babalik tayo din, nawalan, dala. So, be content what you have. Tama po? Ang paglilingkod natin sa ministry, bakit ka narito? Narito ka ba para hanapin ang Diyos? O narito ka para hanapin mo kung paano kayo mama? Alin sa dalawa? Pumunta ka ba dito na hanapin ang Panginoon?
Isantabin natin yung lahat ng bagay na iniisip mo pag pumapasok ka lang sa simbahan. Ang layunin mo kung bakit ka pumupunta dito sa simbahan ay pumasok ka dito para ikaw ay umaman sa biyaya, sa presensya ng Panginoon. Tanggalin mo muna kung ano yung iniisip nyo na pupunta ko sa simbahan kasi yayaman ako dyan eh. Hindi ganun. Ano po? One time, hindi siguro nang nakarami ko nagsabi ako sa o baka nang nakarami ko, ito. Bakit ka pumunta sa simbahan? Ginagamit mo ba ang Diyos o nagpapagamit ka sa Diyos? Saan kayo sa dalawa? Diba? Ginagamit ka ba ng, ginagamit mo ang Diyos para sa iyong sarili? O nagpapagamit ka talaga sa Panginoon? Ito ang mga kapatid sa ating binasa. Sana sa bawat punta natin dito sa simbahan, ang tanging layunin natin dito ay magkaroon tayo ng kukuntintuhan kung bakit ikaw ay naririto ay mag-uusap tayo tungkol sa Panginoon, hindi sa pera, hindi sa mga bagay-bagay, kundi narito tayo para pagyabungin yung ating pananampalataya. Tama ho? Hindi po natin isasantabi. Ngunit sa pagkakataon katulad dito, we are here. Na tayo nagsasama-sama dito, fellowship, encouraging each other, e para mapayabo yung buhay natin pananampalataya. Tama ho? So narinito tayo dito, ay dapat matuto tayo makuntento. Okay? So sabi ni Paul, dito sa binanggit niya sa atin, and in 7 years, Hebrews 13 verse 5, anong sinabi? Keep your life free from the love of money. And be satisfied with what you have. God has said, I will never leave you. I will never abandon you. Di ba? Isang tabi na muna natin yung mga bagay na gano'n. Narito tayo para tayo ay mapalago ng ating Panginoon. Di ba? Nasa simbahan tayo ngayon. Si Brother Michael, ano kaya? Bakit matulog yung security kapalitan ko ron? Bako na yung lalaki. Habang ikaw ay narito, may ginagawa naman ang Panginoon. Pwede mo natin palagpagan ang Diyos? Di ba? Tandaan mo mga kapatid na habang ikaw ay narito sa simbahan, mayroong ginagawa ang Diyos na hindi mo nalalaman. Tama? So, praise para sa iyo. Matuto ko lang magpasalamat. Narinito ka para ikaw ay magpasalamat sa Panginoon. Okay? And then, panguli. Pang-apa. Matuto tayo magpasalamat dahil sa pamagitan niya na nagbibigay sa atin ng lakas. Ito, kapatid, ang maganda. Tingnan nyo. Ang isang tao, pag magkasakit ka, wala kang lakas. Tama, Brother Ryan. Pag wala kang lakas, makakapagtrabaho ka. Hindi, di ba? Pag mahina ka, mayroon kang magagawa sa iyo yung pera. Mayroon. Para ikaw ay pagamang. Pero sana, inam ka, yung pera na yan, para ikaw ay muli mapanabalik. Kailan ba nagkakaroon ng halaga yung pera? At kailan ba nawawala ng halaga yung pera? Ang Panginoon, sa may pera o sa wala ka, mahalaga ang Diyos para sa iyo. Tama ho? Anong sinabi po dito sa ating pangapat? Let us learn to be thankful because it is through Him who gives us strength. Ito yung problema. Pag dumating yung araw na pagkaitan ka ng Panginoon ng lakas, may magagawa ka ba? May magagawa pa ba tayo? Wala tayong magagawa. Sapagkat yung pinaghugutan ng ating lakas ay nanggagaling lamang sa ating Panginoon. Siya yung source ng ating lakas. Lahat ng mayroon tayo, sa kanya yung nagmumula. Kung kaya kailangan mo na magpasalamat sa Panginoon. Sabi po ni Paul, sabi niya sa 4:13, I can do all things through Christ. Yan po yung kanyang sinabi ho riyan. Magagawa ko ito sa tulong ng Panginoon. Kung bakit ako malakas ngayon? Dahil sa Panginoon.
Ganyan, wala ka siya dahil sa kanyang sarili. Galing, iliw ganun. Ano? Sabi niya dito, I will do all things through Christ because He gives me strength. At tandaan, yung lakas natin bakit tayo nakalakad papunta dito ngayon. Galing ka sa bahay ninyo, nakarating dito. Nakatayo ka. Tama? Kasi nagagalit siya. Kasi talaga, yung pinagpumulan talaga ng lahat na mayroon tayo ay nagagalit talaga sa Panginoon. Tama ho? And then, sabi dito sa 2 Corinthians 12:9, but it seems to be my grace is enough for you. Okay? Si Paul po din po ito sinabi niya sa mga taga-Korinto, when you are weak, my power is made perfect in you. So I'm very happy to brag about my weaknesses. Then Christ's power can live in me. Tama? My grace is sufficient for you. Okay? So lahat tayo, tandaan, nakita niyo naman siguro yung mga tao na pag nagkulangan na po ng lakas. O, di ba? Kaya, thankful tayo. Pagpasalamat tayo lagi. Dahil nakakalakad ka, huwag mong abusuhin. Pangalagaan mo yan. Kasi binigyan ka ng Panginoon ng lakas, hindi mo talaga, hindi talaga yan sa'yo. Ang masaklap nito yung nagdadala. Sasabihin na, depende na yan sa nagdadala. Totoo yun. Kaya dahil dyan, yung lakas mo kapatid, yung ginagawa mo ngayon, magpasalamat ka dahil nagagaling yan sa Diyos. Tama ho? Mula kanina, nung ikaw ay nagising, naligo, nagbihis, hindi ka naman makabibihis pag mahina ka. Hindi ka naman makakaligo pag mahina ka. Diba? Kadalasan nga, pag wala kang lakas, humihingi ka ng tulong, tulungan mo hindi ko kaya. Kasi mahina na eh. Magpasalamat ka kapatid sapagkat nakikilos na ngayon mag-isa na wala ka pang kasama. Binigyan ka ng Panginoon ng pagkakataon na kumilos na kaya mo pang gawin yung sarili sa iyong sarili. Pero may mga tao ngayon hindi na kaya gawin sa kanya mismo sarili. Tama ho? Kaya ang umasa sa Diyos ay isang malaking bagay. Okay? Sa ating pamuli mga kapatid, sa ating pagkatapos, we'll learn to be content. We will never be tired of thinking to God. Okay? Simple lang ang isahin ni Paul sa atin. Alamin mo yung ministry mo sa Panginoon, huwag kang mapapago. Magpasalamat sa Diyos. Kung alam niyo na ngayon yung ministry ninyo, trabaho ninyo para lagi kayo nagpapasalamat sa Panginoon sa ginagawa niya sa atin sa araw-araw. Pag hindi mo siya trabaho, hindi mo malalaman talaga yung ministry. Amen ho? So, salamat sa Diyos sa mga talata na ating napag-aralan at naway, alam ano man yung kalagayan natin sa buhay ay magpasalamat sa ating Panginoon. Tulad ng dagat na hindi napapagod, sana tayo man din ay huwag tayong mapapagod sa pagpapasalamat sa ating Panginoon. Kung mayroon ang masama ang pakiramdam o mabuti man yung pakiramdam, magpasalamat pa rin tayo sa Panginoon. Amen? Tayo po lahat ay manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay narito muli sa inyo at napapasalamat na huwag kami yung magsasawa na magpasalamat sa inyo. Huwag kami mapapagod sa pagpapasalamat sa inyo. Maraming pwede kami ipagpasalamat sa inyo, Panginoon, na huwag namin ipagkakain. Panginoon, turuan niyo kami at masuklian naman din namin kayo, Diyos, sa mga ginawa ninyo sa buhay ho namin. Salamat sa lakas, sa energy na binigay niyo sa amin lahat sa araw na ito. Kaya kami ngayon ay narito, Panginoon. Salamat sapagka ang kalakasan namin, kayo yung nagsusupply nito sa amin, Panginoon. Araw-araw, hindi kayo napapagod. O kaya, huwag naman din kami mapapagod sa pagpapasalamat namin sa iyo, Panginoon. Uli, tinataas namin ang inatilang pangalan sa tayong pangalan ni Jesus ang lahat ay magsabi namin. Amen. So maraming po sa lahat.